ang katotohanan sa pamamagitan ng banal na espiritu ng Panginoon. Yan po ang kanyang gabay upang tayo ay huwag madala sa kapahamakan. This is the anointing of the Holy Spirit. Ang 1 Corinto 2:9-12. Hindi nakikita ng mata, ni narinig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Corinto 2:9-10. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. 11. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. 12. Hindi ang Espiritu ng salibutan, kundi Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Nangyayari po ito kadalasan sa mga tao na talagang may puso. Yung puso na para tayong mga bata. Yung puso na, na kinatapon natin talaga lahat. Yung ating sarili sa paglapit sa Panginoon. So yun po, doon po natin matatanggap ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu Santo. Sa John 14, verse 16-18. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. At yun po ang banal na Espiritu ng Panginoong Isus na ibinigay sa kanyang mga disciple. Kung natatandaan niyo po yung Pentecost, yung nagsalita sila ng mga iba-ibang mga salita po. Nagkakaroon na tayo ng mga speaking of tongues. Ito yung 17 po. 17, ito ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng salibutan, ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay suma sa inyo at nananahan sa inyo. So yun po, pag nananahan na po sa atin ang banal na Espiritu, siya po ay nagtuturo sa atin ang mga katotohanan na hindi natin maririnig sa tao. 18, hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. So yun, bumalik siya through the Holy Spirit. Yun na po, pag nabuksan na po yung tinuturo ni Jesus na hanapin natin ang kaharian ng Diyos at pagharian tayo nito at sumunod sa kanyang katwiran. At yun po ang ating tanggapin, mga kapatid, sapagkat yun po yung mag-iilaw talaga sa atin na lagi natin siyang gabay, lagi natin siyang kasama. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Sa 1 Corinto 6:17, ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Yung connection natin kay God. Nakakonect na tayo kay God. Kaya kung tayo ay lukewarm pa rin ng mga Christian, mga kapatid, pilitin po natin na talagang tumutok, sabi nga magbulay-bulay tayo ng mga salita ng Panginoon at through prayers. So, kailangan talaga ibigay natin, i-surrender, totally surrender po, totally surrender sa Panginoon, ibigay natin lahat. Wala tayong iisipin kundi siya. Yung mga iba na nagba-backslide, yung sa konting pagsubok, umaatras po. Nawawala ng gana. Bumabalik sa sanlibutan. Yan po ay espiritu ng sanlibutan, espiritu ng tao. Kaya ang lagi po nating hinihiling is, Lord, ang espiritu mo ang mabuhay sa akin. Dahil nandito na siya. Araw-araw kasama na natin siya. Hindi na natin mararamdaman na tayo ulila. Lahat na i-declare ng ating bibig, nagiging malakas. Pag sinabi natin na, we speak life, we speak blessing to the people. We speak hope. Lalo na ngayon, maraming pinagdadaanan ng mga tao. The healing power of God ay mapasa atin po lahat. Unang-una sa ating mga puso. So without the Holy Spirit, magkakaroon po tayo ng doubt. Meron tayong doubt. Pag wala ang Holy Spirit sa atin, there is no living faith. So kulang ang ating paniniwala, pananampalataya. Kaya sinasabi niya, pag sumikapan natin na tayo ay paghanapin natin ang kaharian ng Panginoon at pagharian tayo nito. Sapagkat pag pinagharian na po tayo ng Panginoon, mawawala na yung lahat ng doubt, mawawala na yung lahat ng pag-aalala. Because we know, we already know that God is in control. The Holy Spirit is within us. Jesus is within us. Yun po ang faith na ibinibigay ng banal na Espiritu. Because the Holy Spirit is telling us the truth. Because the Holy Spirit is the Spirit of Jesus. The Spirit of truth.
Napakabuti ng ating Panginoon. Ito po ay para to glorify Jesus. To glorify the Father in Heaven, our Holy Father in Heaven. Kailangan magkaroon tayo ng buong pusong pananampalataya na tayo ay kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. No man needs to tell you are saved, but the peace that comes from the Holy Spirit. So, nandiyan po yung talagang peace. Alam natin na nandiyan ang Panginoon dahil sa Banal na Espiritu. Nagkakaroon tayo ng matinding faith, yung paniniwala. And John 16:7, ang pagpapakain sa 5,000 katao. Yung di ba tinaas ni Jesus yung ano, yung basket? Kasi ang natira lang doon is 5 pirasong isda at ilang pirasong tinapay. Itinaas niya yun. Hiniling niya sa Panginoon na mapakain yung mga tao ngayon. Yung 5,000 people. At ibinigay ng Ama sa Langit. So, inire-represent po dito ng Panginoon na ang bawat hingin natin sa Ama sa pamamagitan niya. Kung ang paniniwala natin ng ating faith ay talagang matibay sa Panginoon, ibibigay niya ang lahat ng ating hihilingin. Kaya ito, kailangan ibibigay natin siya 100% kay God. Kung naniniwala tayo sa ating puso, declare i-declare po natin ang kalayaan ng bawat isa, magtulungan tayo na makalaya tayo sa Espiritu ng Sanlibutan. Sapagkat ang Espiritu ng Sanlibutan po, yan po ang kapahamakan na nagbibigay sa tao. Kaya nga gusto ng Panginoon na tayo ay mapalitan ang ating Espiritu ng Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng Diyos. Makita natin ito, matanggap natin, makita natin, mabuksan ang kaharian ng Panginoon. Na talagang kailangan makawala ang mga tao. Kung ano man yung mga nakatanim dyan sa puso na dahil sa mundong ito, lahat ng sakit, lahat ng pinagdaanan ng tao, kailangan makawala sila doon. Kaya po, i-declare natin na ano, lahat ng generational curse, lahat ng mga kung ano man yung mga tao, yung mga sakit na nandiyan dyan sa puso ng tao, lahat ng pinagdaan, lahat ng galit, lahat ng kung ano-ano pa man naranasan nila na hindi maganda sa mundong ito, sa mga tao, sa paligid nila, sa pinagdaanan nila sa buhay. In the name of Jesus, pakawalan natin ito. Release. I-release po natin to. Total healing. Total surrender to God. Yan na po ang kailangan natin. Para maranasan natin yung talagang pagmamahal ng Panginoon. Ito po ang talagang tunay na sinasabi ni Jesus Christ na totoong kalayaan. Hanapin natin ang kalayaan ng Panginoon. Jesus reveals himself in a greater way. We receive the revelation while he was on earth. So, pinakita na niya, sinabi na niya yung revelation, yung pahayag ng Panginoong Jesus. Ito pa'y pakinggan natin. By the Holy Spirit, now he can minister the words without limits. Nung dati, yung mga nasasakupan lang niya, yung kung saan siya umiikot, doon lang niya nai-spread ang katotohanan. Pero through the Holy Spirit, because of the Holy Spirit, all over the world, lahat tayo ay nakakatanggap na ng Banal na Espiritu at ngayon nasasabi na natin sa ating kapwa tao. Siya po ang nagtuturo sa atin. Ang nagtuturo na sa atin ng totoo, patotohanan. Hindi na tayo pwedeng lukuhin ng tao. I'm not a church goer. Pero, bata pa po ako. Lagi ako napapalo ng aking tiyahin. Dahil ang nanay ko laging wala na sa trabaho, ang tiyahin namin, ang naiiwanan sa bahay. Ako po, bata pa ako. Pagkatapos sa eskwelahan, may time na ako'y dadaan sa simbahan. Merong maliit na chapel dun sa, mula sa eskwelahan pa uwi sa aming bahay. Dadaan ako doon. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam na yun, pero nakaupo lang, kahit nakaupo lang ako dun. Nagdadasal ako, tapos matagal ako nakaupo sa loob ng simbahan. Nagkakaroon ako ng yung peaceful, napaka-peaceful na pakiramdam ko. Bata pa ako, yun ang nararamdam ko. Hindi ko po ma-explain, pero iba yung pakiramdam ko pag ako nagsisimba kahit sa mga churches. Halimbawa, pag ako nakikipag-fellowship, nakapikit na ako. Gusto ko nararamdaman ko siya. Dito. Hindi ko namamalayan, umiiyak na pala ako. Sa mahabang panahon, ganun po ang naging karanasan ko. Hindi man ako church cover. Na ang kulang pala sa akin ay ang pagbabasa ng Biblia. At naging daan po ito yung isang pastora nga dito na nakilala.
na sinabi niya sa akin na subukan mo, mag-umpisa ka sa Matay, sa New Testament. Doon po ako tumutok unti-unti. Nung una parang, ano meron dito? Parang ganon. Parang curious ako, ganon. Pero, hinahanap ko na talaga ang Panginoon. Matagal ng panahon. Akala ko makukuha ko siya sa pang-araw-araw na pamumuhay ko na yung natural, yung espiritu ng salibutan na to, yung makaraos tayo, nagdadasal tayo, nandito siya, alam natin, nandito na may Diyos. Alam natin na may Diyos. Kaya nga tayo nagdadasal. Alam natin na may Diyos. So, lahat tayo nagdadasal. Lahat po tayo nagdadasal. Pero hindi lahat tayo tumututok sa Biblia. Kaya hindi lahat ng Kristiyano po, hindi lahat ng Kristiyano ay talaga na born again sa Espiritu ng Panginoon, sa Banal na Espiritu. Diyan na po natin makikita kung ano yung Espiritu ng Salibutan. Kasi pag once na nandiyan pa yung Espiritu ng Salibutan, matututok at matututok po tayo sa mga bagay na nandito sa mundo na ayaw ng Panginoon. We know no man after the flesh, not even Christ. We know Him by the Holy Ghost. Kasi nga, hindi natin nakita si Jesus Christ. Pero nalalaman natin ngayon, nakikita natin siya because of the Holy Spirit. He is in us. And He wants us to be anointed. Gusto niya tayo na ma-anoint, mapahiran, mabuksan ng Banal na Espiritu. Gusto niya tayo mapasok ng Banal na Espiritu. Pag nandiyan na ang Banal na Espiritu, magagamit tayo ng Panginoon sa sa tamang pamamaraan. Dahil maraming nabuksan pero ginamit nila ito sa maling paraan. Huwag natin gamitin ito sa sarili natin. Ibigay natin sa Kanya lahat. Itaas natin siya. Glorify Him. Glorify God. Hindi dapat sa atin mag-thank you ang tao, kundi sa Kanya. Hindi sa atin ang credit ng lahat ng gagawin natin. Hindi dapat sa atin, hindi tayo dapat pasalamatan ng mga tao kung tayo yung makakagawa ng maganda sa kapwa natin. Kundi siya dapat ang mag-glorify. Hindi po tayo. Gusto ng Panginoon, magmahalan tayo. Coming from the love ng Panginoon. Coming from the love. All about is love sa Panginoon. All about is love. Nothing else, nothing more. Yan ang dalisay ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ngayon ang dapat natin ibigay sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon. Yan po ang ating pangarapin, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 2:12, hindi ang Espiritu ng Salibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos na tinanggap natin upang ating maunawa ng mga kaloob niya sa atin. 11, walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam ng mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So, ang banal na espiritu na po ang nagtuturo sa atin, hindi ang espiritu ng sanlibutan. Nandito siya, hindi siya maihiwalay dahil nararamdaman na natin siya. Tumitibok na ang puso mo sa Panginoon. Araw-araw. Ayaw mo nang mahiwalay sa Kanya. Yun po ang Banal na Espiritu ng Panginoon na huwag po natin tanggihan. Pag once na tayo ay na-open, huwag po natin tatalikuran ang Banal na Espiritu ng Panginoon. 10. Subalit ito ay inihahayag, ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na saliksik ng Espiritu maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Amen. Ay total surrender po natin ang ating puso at kaluluwa sa Panginoon. Pakikita natin full. Fire. Let's fire the Holy Spirit inside us. That's because we are the temple of God. Kailangan nagpa-fire siya. Fire inside us. Because God wants to connect with us. He wants to use us by the Holy Spirit. Roma 8:27. At nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Thanks be to God. Nandyan siya sa ating isip, nandyan sa ating puso.
Sa 1 Corinto 12:11. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Yun ang puso na dapat magkaroon tayo pag once na nandiyan dyan na ang banal na Espiritu. Siya na yung nagtuturo sa atin. Huwag kang titigil. Parang wala nang oras. Bilisan mo na yung parang gano'n na siya yung nabibigay sa atin ng emotion na gano'n. Nagkahabol tayo ng oras. Katulad ng ginagawa ko ngayon, nagkahabol ako ng oras para ma-share sa inyo to. Dahil gusto ng Panginoon talaga na tayong lahat ay maligtas, mga kapatid. Kaya maswerte ang mga makikinig dito at talagang gagawin po sa mga sarili nila ang mga sinasabi natin ngayon. At tayo ang mga nakatagpo sa kaharian ng Panginoon. Magagamit tayo ng Panginoon para sa mga kapatid natin na hindi pa nakakilala, sa mga kapatid natin na mahihina. So tayo yung ginagamit ng Panginoon to be His soldier. Tayo ang warrior ng Panginoon para sa kanyang mga anak na mahihina. Kaya mga kapatid, huwag natin tanggihan ang banal na Espiritu. Magpagamit tayo sa Panginoon para sa mga tao na nangangailangan. Hindi ito ang bahay natin. Huwag tayong malibang sa mga kung anong meron sa mundong ito dahil mawawala lahat ito. Ang matitira ay ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya niya tayo inabot 2,000 years upang maibigay sa atin ito. Roma 15:30. Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan niyo ako sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Yan, katulad ko. Ipagdasal niyo din po ako. Yun yung panalangin, yun yung kahilingan ni Paul para sa mga kapatiran, sa mga tao na sa paligid, sa mga tao. Dahil kailangan po natin talaga na magbigay ng prayer to each other. Support each other. Hindi para tayo maggrupo-grupo. Hindi para tayo magpataasan. Hindi para tayo ay magkanya-kanya, kundi magkaisa. Epeso 4:30. At huwag niyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Pwede natin hilingin sa Kanya na, Lord, change my future. Lord, pag-alian mo. Ang banal na Espiritu, kausapin po natin. Nandiyan po siya sa puso natin. Hindi lang natin namamalayan. Nandiyan po siya, buhay siya. Kausapin po natin siya. Kaya sa Mateo 1:18, ganito ang pagkapanganak kay Kristo Jesus. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pasal. Ngunit bago sila nakasal ni Maria ay natagpo ang nagdadalang tao, si Maria. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan ang power of God. Ang banal na Espiritu. Tanggapin po natin. Itapon natin ang Espiritu ng Sanlibutan. Umpisa na po natin makinig ng mga salita. Ito pong ginagawa natin na ito. Ito po ay gusto ng Panginoon to, yung nakikinig po tayo sa Kanya. Nagbabasa tayo ng Biblia, ng mga salita niya. Nibubulay-bulay tayo nito. Nagpipray tayo sa Kanya. Nagwo-worship tayo sa Kanya. Lahat po ito ay para sa Panginoon. Gawin po natin ito sa araw-araw. Mula sa pagising natin sa umaga hanggang sa tayo'y matulog, bago matulog. Hinihintay po tayo lahat ng Panginoon. Dahil ang ating The God we serve is eternity itself. He has no beginning, He has no end. Kaya nga sinasabi, He is God, our God is the Alpha and Omega. He is the beginning, He is the end. All creation is exist in Him. God does not live in eternity, He is the eternity. Nandito siya sa ating puso. That took God literally, turning God into a seed in a woman. That's why Gabriel said, the thing within thee is the Son of God. At yun ang dapat natin malaman na nasa atin ang banal na Espiritu. Pag sumikapan po natin na mahanapin ang kaharian ng Panginoon. Dahil walang kasing sarap po ang pagmamahal ng Panginoon na nararamdaman natin. Lalo na kapag kung dati nararamdaman natin ito sa pamamagitan ng ating prayer,
lalo mas mararamdaman po natin ito kapag nandito na ang Banal na Espiritu sa atin. Na hindi na natin, na parang isipin natin, tao pa ba ako? Yan po. Mag-iiba ang tingin natin. Makikita natin ang Panginoon ay buhay. Parang alien ka na dito sa mundong ito. Minsan talaga, mararamdaman mo na yan. Minsan gusto mo umiyak, Lord, pwede na ba ako umiyan? Pero hindi eh. Marami pang gawain ng Panginoon dito, kaya patnubayan tayo ng Panginoon at ingatan lahat at bigyan tayo ng mahabang buhay, lalo na ang kanyang mga anak na na-born again na sa Banal Espiritu. Gamitin po natin ito upang maitaas ang ating Panginoong Jesus, ang Ama sa Langit. Magamit niya ang buhay natin to glorify Him sa mga gagawin po natin sa araw-araw. At lahat po ito, maibigay po natin at makasunod tayo sa kalooban ng Ama sa Langit, sapagkat yan po ang turo ni Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. We honor you. Yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Father, in the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Naghihintay po sa atin ang Panginoon, kaya lapit po tayo. Lumapit na po tayo sa Panginoon. Hanapin po natin ang Panginoong Jesus at nagkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon. At tinatasal ko po sa araw na ito na lahat na makapanood ng video ito ay mabuksan ang kaharian. Makita nyo ang kaharian ng Panginoon. Ang totoong kayaman na hindi natin matatagpuan sa mundo ito, mga kapatid. Sa susunod po natin pagkikita ulit, maraming salamat sa Panginoon ngayong araw na ito. Nabayan kayo at ingatan ng ating mahal na Diyos. Ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. At ang Banal na Espiritu ay mamuhay sa ating lahat. Amen.